ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas. Ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sinumang nakaririnig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa dami ng nagtuturo ng Biblia at nagsasabing tapat sila sa mga aral ng Panginoong Hesus, hindi nakapagtatakang maraming tao ang nalilito at nalilihis ng landas. May mga sumusubok din sa kabuluhan ng ating pananalig bilang mga Katoliko. Kaya may mga pagkakataon na hinahamon tayo na patunayan ang halaga at katwiran ng ating pagsamba sa Diyos. Ano ba ang pinakamabisang paraan para sagutin ang mga humahamak at kumukutya sa ating pananampalataya? Pakikipagdebate ba o pakikipagtagisan ng nalalaman tungkol sa Biblia? Ang pinakamainam na sagot ay hindi salita, kundi pagkilos. Ipakita natin sa buhay natin na hindi lamang tayo nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos, kundi isinasabuhay ito araw-araw. Ito ang pinakamabisang panangga sa anumang akusasyon o paglibak sa atin. Isang matuwid at kapitapitagang buhay na ang saligan ay ang Panginoon. Pagsasagawa, isinasabuhay mo ba ang iyong pananalita at pagkilos, ang mga nababasa mong aral sa Biblia? Sa aling bagay mo pa kailangang lumago?